kaya sinabi ko sa inyo na mas matibay kapag ka mauna yung piling haluglak saka buhos ng pusti. So welcome Relarge TV. Supposed to be mga ka-idol, nakita nyo to. Unti-unti ko nang binuo itong two stories ng aking bahay. So napansin nyo ba, bagaman ito ay patu stories na, pero inuna ko pa rin yung piling haluglak saka buhos ng posti. Siguro 100% hindi pa kayo nakakita ng ganitong paggawa ng two stories na bahay. Siguro lahat ng engineers, mga foreman, mga panday ay wala pa kayong nakikita na ganitong klaseng paggawa ng two stories na inuna yung piling haluglak saka buhos ng posti. So ang tanong, alin ba ang mas matibay? Mauna yung piling haluglak saka buhos ng pusti, or mauna yung pusti saka piling ng haluglak? So okay na kung gusto nyo malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor, at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materyales. So okay, balik tayo sa tanong, alin ba ang mas matibay? Mauna yung piling haluglak saka buhos ng pusti, or mauna yung pusti saka piling haluglak? Okay, no, para sa akin, bagaman ito ay patustores, pero mas matibay kapag ka mauna yung piling haluglak saka buhos ng pusti. Bakit ka mo? Sapagkat yung mga horizontal na bakal na inilagay natin dito sa piling haluglak is nakabaon na dito sa kulom natin. Kumbaga, itong mga horizontal na bakal na inilagay natin sa piling haluglak is wala itong putulan. Lahat ito is nakabaon dito sa puste natin. So ito yung sinabi ko na mas matibay kapag ka mauna yung piling haluglak saka buhos ng puste. Bakit ka mo? So nakita nyo itong bakal, itong mga horizontal na bakal natin, ito yung mga bakal na nakabaon dito sa piling haluglak natin, itong mga horizontal na bakal na ginamit natin dito sa piling haluglak natin is ito na, nandito sa loob ng ating poste. Kumbaga, itong mga bakal na to is diretsuhan to. Nakita nyo itong bakal na to. Diretsuhan to dun sa kabilang poste. And din, itong bakal na naman, diretso ito. Wala itong putulan. Kaya sinasabi ko sa inyo na mas matibay kapag mauna yung piling haluglak saka buhos ng pusti, sapagkat itong mga bakal is walang putulan. And din itong mga bakal na to is nakabaon na dito sa pusti. So nakita nyo itong mga bakal na to is nakabaon na. Kapag bubuhusan natin itong pusti na to, so lalong matibay sapagkat yung mga bakal is walang putulan at nakabaon na dito sa mga pusti natin. Kaya sinabi ko sa inyo na mas matibay kapag ka mauna yung piling haluglak saka buhos ng pusti. So susundan natin yung mga panday, foreman, engineers na gumawa ng bahay na inuna nilang pusti saka piling haluglak. So ngayon kapag ka mauna yung pusti, para sa akin is hindi matitibay sapagkat ganito yung mangyayari. Ngayon, example natin itong bakal. So inuna nila yung pusti. Ngayon, kapag ka mabuhusan na itong pusti na to, and then magdadawil sila ng bakal. So yung bakal na idinawil nila is putol. Ngayon, kapag ka magpile sila ng haluglak, magdudugtong sila dito. Ngayon, kapag kayong isang bakal ay dugtong na, ano pang tibay sa bakal kapag ka dugtong na? Di ba walang tibay kapag ka ito ay dinugtong na natin? Except lang kung itong bakal na to is wewildingin natin. So nasabi ko sa inyo na hindi matitibay kapag ka mauna yung buhos ng pusti saka piling haluglak, kasi yung mga bakal is putol. Magdudugtong tayo dito during magpapile tayo ng haluglak. So walang tibay kapag ka mauna yung pusti saka
piling Halublox. Hindi gaya nito na kapag mauna yung piling Halublox, yung mga bakal is diretsuhan at walang putulan. Kumbaga, yung mga bakal is nakabaon na dito sa puste natin. So, kapag ka ito ay bubuhusan na natin, lalo itong matibay sapagkat yung mga bakal is nakabaon na sa puste natin.